Kung tatanungin ko kung aling Zanpak to sa bleach ang pinaka-eksaktong sumasagisag sa tungkulin at kahulugan ng isang Shinigami o Soul Reaper, ang aking isasagot ay ang Zanpak to ni Shuhei Hisagi na Kazushini. Para sa face value, ang Zanpakto na ito ay tila isang regular na dual-wielded Zanpakto, pero sa paglabas ng Bleach novel na Can't Fear Your Own World, at pagsasagawa ng mas malalim na pagsusuri, ang Zanpakto na ito ay tila perpektong nagbibigay ng katauhan sa Shinigami. Sa videong ito, ating tatalakayin ang totoong Shikai, at Bankai ni Shuhei Hisagi, Lieutenant ng 9th Division at kasalukuyang Editor-in-Chief ng Serite Communications. Bago natin pag-usapan ang tungkol sa Bankai, naisip ko na makatwirang ipaalam at talakayin ang tunay na Shikai ni Shuhei Hisagi. Kaya noong simula, akala natin na ang Shikai ni Shuhei ay isa lamang dual-wielded Shikai na walang gimmick bukod sa disenyo nitong may kadena. May isang bagay ang alam natin bago ang Can't Fear Your Own World. Ito ay kinamumuhian ni Shuhei ang Zanpakto na ito at sa anong dahilan, ito ay sinasadya upang pumatay. Syempre ang Zanpakto ay ginawa upang pumatay pero si Shuhei ay bahagyang hindi naintindihan ang Kazushini, ang hindi pagkakaunawaan na ito, at ang hindi pagtanggap ni Shuhei sa kanyang Kazushini ay naging sanhi kay Shuhei, upang hindi magamit ng gusto ang buong kakayahan ng Kazushini at ang maayos nitong abilidad. Kaya noong sinabi kong totoong Shikai, hindi ibig sabihin na parehong paraan kay Ichigo. Hindi tulad ni Ichigo, si Shuhei ay nakakuha ng kaunting oras upang maunawaan at matanggap ang Kazushini. Si Ichigo ay walang kontrol sa kanyang fake Shikai, ang tunay na Shikai ni Shuhei ay hindi nagbago sa tuntunin ng appearance, hindi tulad kay Ichigo dahil muli si Shuhei ay hindi lamang ginamit ang Kazushini ng maayos pero sa Can't Fear Your Own World sa wakas ay naintindihan niya ang tunay na kahalagahan ng Kazushini, at tinanggap niya ito. Ang sandaling ito, ang eksaktong sandali na natutunan ni Hisagi ang tunay na kakayahan ng kanyang Shikai pati na rin ang kanyang Bankai, ngayon na ating natalakay kung paano na i-unlock ni Shuhei ang buong potensyal ng kanyang Zanpakto, pag-uusapan natin ang tungkol sa aktwal na abilidad ng kanyang Shikai. Ang pangunahing dahilan kung bakit ko sinabi ang maling pagkaunawa ni Shuhei sa Kazushini ay para sa isang dahilan, ang katotohanan ang Kazushini ay hindi lamang kumakatawan sa kamatayan. Ito ang hindi maunawaan ni Shuhei, ang Kazushini ay kumakatawan sa cycle of life na kinabibilangan ng kamatayan pero hindi kasama ang kamatayan sa kanyang cycle of life. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit ang Kazushini ang pinakakumakatawan sa Shinigami at sa kanilang tungkulin. Ang nagagawa ng kanyang Shikai ay malakas sa katunayan, ngunit hindi sa kahulugan na mapanirang kapangyarihan. Sa kanyang Shikai, si Hisagi ay hindi maaaring mamatay, ang kadena ng Kazushini ay pumapalibot sa kalaban at kay Hisagi mismo. Kung si Hisagi o ang kadena ng Kazushini ay napinsala sa anumang paraan, ang pinsala ay agad-agad na naisilb ng kadena. Ito ang nangyari sa Bleach novel, si Shuhei ay hinati sa dalawa ni Hikoni habang ang kanyang Shikai ay aktibo. Sa mga hindi nakakaalam, si Hikoni ay nagtataglay ng malakas na Zanpakto. Kung hindi ninyo pa napanood ang videong nagawa ko tungkol sa kanya ay ilalagay ko ang link sa ibaba. Ngayon, literal na nahati sa dalawa ang katawan ni Shuhei na bumagsak sa lupa, naisip ng lahat na si Hisagi ay patay, ngunit sa kabutihang palad ang Shikai ni Hisagi ay aktibo, kaya ang kadena ng Kazushini ay inisilb si Hisagi, at muling nabuhay na handa na muling makipaglaban, kahit anong pag-atake ang gawin ni Hikoni kay Hisagi ay hindi siya namamatay kahit sa anong paraan. Ang tunay na pinakadiwa ng Shikai ni Shuhei Hisagi ay ang kadena nito, at hindi ang espada mismo. Pagkatapos ng ilang pagtatangka ni Hikoni, sa wakas ay nagpa siya si Hisagi na gamitin ang kapangyarihan na naghuhudyat ng ultimatum ng isang Shinigami, ang Bankai, Kazushini Fushi no Kojo. Sa Bankai, si Shuhei at ang kalaban ay may nakatali sa kanilang leeg at may itim na orb sa kanilang taas. Ang orb na ito ay aktwal na gawa sa kadena, may maraming kadena ang lumalabas sa orb pero sa pagkakataong ito ay ibinibilanggo nila ang dalawa sa pamamagitan ng pag-extend ng kadena sa lupa. Ang pagdaloy ng hangin pati na rin ang pagdaloy ng reiatsu sa lupa ay tumitigil. Ito ay tumitigil sa paraang inilalarawan bilang ang oras ay mismong tumigil, ang Bankai ay nagmumukhang mapanganib at nakakatakot. Ang epekto ng Bankai ay maaaring magdulot ng pagkabaliw sa tao at kahit na si Hikoni ay nagawang mabalisa. Sa wakas si Hikoni ay tumigil sa pagngiti, dahil si Hikoni ay hindi magawang masugatan si Shuhei, sa sandaling mahiwa ni Hikoni si Shuhei walang nangyayari.
ang pinsala ay natatanggap ngunit ito ay gumagaling na parang walang natatanggap na pinsala si Shuhei. Ang bankay na ito ay sinusuway ang cycle of life, ang direktang kabaliktaran ng kanyang tunay na shikai. Ang patakaran ng kanyang bankay ay pareho sa bawat kalaban kabilang ang gumagamit. Ang kamay ni Hikoni ay lubhang napinsala at naputol ng ilang beses, pero ito ay agad-agad na gumagaling, pareho kay Shuhei na ilang beses na nahiwa, ngunit agad-agad ding gumagaling. Ang dahilan nito ay dahil sa Reiatsu. Ang kadena ay ginamit upang i-focus ang Reiatsu sa gumagamit upang muling gumaling ang mga pinsalang natatanggap. Ibig sabihin, ang Reiatsu ng gumagamit ay nauubos sa lahat ng oras habang nasa ilalim ng epekto ng bankay ni Shuhei. Nagagawa din niyang makontrol ang kadena sa kanyang paligid na maaari niyang magamit ang kadena upang patigilin ang paggalaw ng kalaban sa pamamagitan ng pagsunggab sa kanila gamit ang kadena. Ngayon, kung ang pinsala ni Hikoni at Shuhei ay agad-agad na gumagaling, paano matatalo ni Shuhei ang kanyang kalaban? Si Shuhei ay may ilang mga pagpipilian upang talunin ang kanyang kalaban sa ilalim ng kanyang bankay, dahil hindi niya mapinsala ang kanyang kalaban sa vice versa. Ang third party ay kailangan, ibig sabihin nito kailangan niya ng ikatlong tao upang mamagitan sa laban at patayin ang kalaban ni Hisagi. Ang isa pang paraan upang patayin ang kanyang kalaban ay sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng kanyang sarili. Alalahanin natin na ang kadena ay inuubos ang Reiatsu, dahil sa ang Reiatsu ng mga mandirigma ay nakalink via kadena, ang daloy ng Reiatsu ay matitigil dahil sa pilit ang pagkaubos ng kanilang Reiatsu sa ilalim ng bankay na ito. Saglit na pag-usapan muna natin ito, sa tingin ko ang bankay na ito ay napakaganda sa tuntunin ng karakter ni Hisagi, ngunit hindi sa aktwal na pagtalo sa kalaban. Ito ay isang Shinigami na takot pumatay ng mga tao. Ang kanyang bankay ay pinagsama ang ganitong katangian. Si Shuhei ay ayaw pumatay dahil siya ay natatakot na pumatay ng ibang tao, at siya ay hindi maaaring mamatay dahil siya ay natatakot sa kamatayan mismo. Hindi ito maganda sa tuntunin ng abilidad ng bankay. Nakikita ko itong mahusay kung paano ang bankay na ito ay mayangkop kay Shuhei at kung ano ang kaibahan sa paghahambing nito sa kanyang shikai. Ngayon, kung gagamitin niya ang kanyang bankay sa laban na kung saan ang kamatayan ay kailangan niya ng isang tao sa kanyang tabi maliban lamang kung gusto niyang isakripisyo ang kanyang sarili sa prosesong ito, pero kung may kakampi si Hisagi, siguradong matatalo niya ang kanyang kalaban. Tulad ng ibang bankay revealed sa napakagandang novel ng Bleach na Can't Fear Your Own World, ito ay sitwasyonal at nangangailangan ng extra criteria para matugunan bago maisakatuparan ang kanilang bankay. Ang gumagamit ay dapat handa ang pag-iisip sa pangyayari na maaari silang mamatay, at dapat silang maging handa upang madama ang sakit dahil habang nasa bankay si Hisagi, mararamdaman niya ang sakit ng bawat pag-atake. Para sa kanyang shikai, masaya ako na nalaman ni Shuhei kung ano talaga ang aktwal na nagagawa ng kanyang shikai, dahil para sa akin parang hindi magandang tingnan ang dual-wielded shikai kung wala silang nagagawa. Kung wala silang nagagawa na tanging dalawang espada lamang, hindi magandang makita ito para sa akin, ngunit ang dalawang shikai ni Hisagi ay may ekstrang kakayahan, kaya ang lahat ng bagay ay maayos. Tulad sa shikai ni Shinji na mas mabuti sa mas maraming sitwasyon kumpara sa kanyang aktwal na bankai. Para ibuod dito, si Shuhei Hisagi at ang kanyang kalaban ay pinapalibutan ng kadena ang kanilang leeg. Ang kadena na ito ay kumukuha ng Reiatsu sa parehong mandirigma para panatilihin silang buhay sa pamamagitan ng paggaling ng kanilang sugat habang ang bankay ay aktibo. Ang parehong mandirigma ay maglalaban hanggang sa kamatayan, at kaya alinman na may ikatlong partido ang makikialam o ang parehong mandirigma ay mauubusan ng Reiatsu at mamamatay. Sa paglipas ng lahat ng mga pinagbatayan ng mensahe na ito, ang bankay at shikai na ito ay mahusay at ito ay sinamahan ng isang tunay na deskriptibo na storytelling. Ang shikai at bankay ay parehong naiangkop kay Shuhei Hisagi. Ano ang saloobin ninyo sa Kazushin ni Fushi no Kojo? Comment ninyo sa ibaba ang inyong saloobin. At dito nagtatapos ang ating video ngayong araw, kaya like, subscribe para sa iba pang Bleach content.